Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli po tayo ay naririto upang magbahagi po ng salita ng ating Panginoon na manggagaling po sa banal na kasulatan. Ito po ay merong pamagat na free gift from God. Ngayong Kapaskuhan, nakikita po natin, ano? Inaasahan natin minsan, ano ba yung matatanggap namin? Ano ba yung iriregalo namin? Ano ba yung ibibigay namin sa aming kapwa? Ano ba yung pagsasalusaluhan namin? O ano ba yung mga bagay na po pwedeng maging makasaya doon sa ating mga kamag-anak, kapamilya, at mga kaibigan. At ganun din siyempre, yung minsan nag-expect tayo during Christmas party, nag-expect tayo ng mga bagay na matatanggap natin sa isang tao na minsan mahalaga sa atin. Katulad din ng ating kapamilya, mga kaibigan, o mga kasamahan sa hanap buhay. Ngayon po, ano pa ang ibig sabihin na yung free gift from God? Ano ba yung natanggap talaga natin? Bakit siya tinawag na free? O yung ibig sabihin ay libre na kaloob ng ating Panginoon para sa atin. Ano po? Sige po, ang ating pususing talata ngayong gabi, ngayong umaga, ay makikita po natin sa Genesis chapter 1 verses 27 to 28. Tingnan po natin ang sinasabi rito. Ang sabi po rito sa talata, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Nakita po ninyo ano? Doon pa lamang sa Genesis makikita na po natin na nilalang daw ng Diyos ang ating mga sarili ayon sa kanilang larawan. Ano po? Ibig sabihin po, yun pa lamang ay napakalaki ng regalo para sa ating lahat. Basahin ko po ng tuloy-tuloy. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Doon sa verse 28. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamamahala. Nakita po ninyo, no? Ibinigay din sa atin ang kapamahalaan. Ibig sabihin, tayo raw ang mamamahala sa lahat ng bagay na nilikha ng Panginoon. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. So dito po mga kapatid, makikita po natin dito na the Lord gave us yung dominion na sinasabi at saka yung power, power and dominion doon sa lahat ng bagay na kanyang nilikha. At higit sa lahat, sabi nga natin, napaka-importante doon sa Genesis 1:27, yung mismong tayo ay nilikha ng ating Panginoon ayon sa kanyang larawan. Ito pa lamang po ay isa ng magandang regalo para sa atin. Pero higit pa po dyan ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Patuloyin po natin pag-aralan o pagbulay-bulayan yung mga talata na susunod para makita po natin kung gaano talaga tayo kamahal ng ating Diyos, especially ano po sa mga ganitong okasyon na nare-recall natin. Ano pa talaga yung mga iniregalo sa amin ng Panginoon? Ano ba ito? May bayad ba ito? Sabi nga natin, libre po lahat ito mga kapatid. Ang kailangan lang natin ay lagi nating tanggapin at sundin ang mga utos at kalooban ng ating Diyos, ang ating Panginoong Hesus, na kung saan tayo mismo, mga kapatid, ay kung paano niyang inibig, dapat ganun din po tayo sa Kanya. Ano po? Sabi sa atin, ano ba yung mga free gift na sinabi sa atin? Unang-una po, makikita po natin ito sa Kanyang tinatawag na from His works. Ano po? Yung creation. Then second, through His Word. Ibinigay sa atin mismo ang Biblia. Ibig sabihin, ito ang salita niya na ipinagkaloob sa atin. And ang napaka-importante po sa lahat mga kapatid, through His Son, our Lord Jesus Christ. Dito po ngayon mga kapatid, makikita natin kung gaano kahalaga yung mga libreng regalo na ipinagkaloob sa atin. Hindi natin kailangan asahan yung mga matatanggap ba natin o hindi tayo nakatanggap. Hindi po natin dapat iyon pahalagahan. Mas pahalagahan natin kung ano yung ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga natin, ipinagkaloob niya yung lahat ng bagay na kanyang nilikha. Iyon ang number one. Ang pangalawa, yung kanyang salita mismo, mga kapatid, ay nakarating sa atin bilang isang libreng regalo. At higit sa lahat, mga kapatid, yung ating Panginoong Hesus na nakarating sa atin sa kapanahunan natin, mga kapatid, ay isang napakalaking bagay, isang napakalaking regalo para sa lahat ng sangkatauhan. Ano po? Sige po, patuloy po natin pag-aralan. Ang sabi rito doon sa una, through His work, makikilala raw natin. Doon sinatawag natin yung creation, mga kapatid. Ano sinabi ng Genesis 1:1? Napaka-importante, kauna-unahan verse of Bible. Ang sabi doon, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Mga kapatid, lahat ng nakikita natin,
langit at lupa, mga kapatid, ay galing iyan sa Panginoon ng libre. Walang nagmamay-ari niyan, mga kapatid. Kaya nga dapat proud ka diyan. Isa ka sa may-ari niyan. Kung tinatanggap mo mismo na ang Diyos mo mismo ay ang ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon mo at tikapagligtas ng iyong buhay. Ano po? Sabi nga natin, libre yan, ha, mga kapatid. Nilikha raw ng Diyos ang langit at ang lupa para sa atin. Genesis 1:3, ang sabi, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Dito makikita natin, mga kapatid, that the God, creative, works everywhere. Ano po? Lahat daw. He creates everywhere. Yung mga bagay lahat na nakikita natin, mga kapatid, lahat ng mga bagay na naabot ng ating mga mata, lahat ay ang Diyos mismo ang lumikha niyan sa atin. Ano po? Para sa atin yan, mga kapatid. Nakikita po natin, ano? Ano mang mga hiwaga ang nakikita natin, ay iyan ay nilikha ng Diyos para sa ating lahat. Ultimong liwanag at dilim, mga kapatid, nakikita natin. Ibig sabihin, maunawaan natin ngayon na kung gaano kahalaga ang tao sa Diyos, mga kapatid. Psalms 19:1, ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Maliwanag po, no? Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Ibig sabihin, buong kalawakan ang sinasabi sa atin. Ano ngayon ang sinabi ng Isaiah chapter 45 verse 18? Si Yahweh ang lumikha ng kalangitan, siya rin ang lumikha ng daigdig. Ginawa niya itong matatag at nananatili at mainam na tirahan. Siya ang may sabing, ako si Yahweh at wala nang iba pang Diyos, mga kapatid. Nilikha ang mundo mismo para sa ating lahat na mga tao. Kapatid, iyon pa lamang ay pasalamatan natin. This is a free gift from God. Tayo ba nakaisip tayo kung anong gusto natin iregalo sa ating Panginoong Jesus? Siyempre po, dapat meron. Ano ba yan, mga kapatid? Mamaya, makikita natin kung ano ba yung dapat gawin ng tao para sa ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Patuloy po natin pag-aralan. Sa Romans 1:20, may binanggit po dito, no? Napakahalaga nito, mga kapatid. Mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. No excuses, mga kapatid. Kailangan lang tanggapin natin ang ating Panginoong Jesus bilang Panginoon natin at tigapagligtas ng ating buhay. Sabi nga natin, no more, no less. Wala raw excuses, mga kapatid. Dahil lahat ng nakikita natin, wala naman po pwedeng lumikha niyan, mga kapatid. Ang lahat ng nakikita natin, nararanasan natin, hangin, araw, at kahit anong bagay pa man, mga kapatid, ay walang po pwedeng lumikha kung hindi ang ating Diyos lamang, mga kapatid. Pangalawa, sabi nga natin, ibinagkaloob daw sa atin na libreng regalo ulit, no, mga kapatid, yung tinatawag niyang through His words o yung Biblia mismo. We know that the definition of Bible is just simply the Word of God. Ibig sabihin, ang Biblia raw ay salita ng Diyos, mga kapatid. Ano ang sinabi ng Matthew chapter 24 verse 35? Simple lang, mga kapatid, ang definition ng Biblia rito. Ang sabi, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Wika ng Panginoong Jesus, mga kapatid. So, very good. Ibig sabihin, perfect ang pagkakalikha ng Biblia. Mismong ang Diyos ang may sabi sa atin, mga kapatid. Ang kanyang salita ay mananatili. Lahat ng bagay ay kukupas. Lahat ng bagay ay lilipas. Ang langit at ang lupa. Ngunit ang salita ng ating Panginoon ay mananatili sa ating puso at sa ating isipan. Ito rin, mga kapatid, ay binanggit. Yung cross-reference po natin, makikita po natin yan sa Mark 13:31 at saka sa Luke 21:33. Ano po? Kung gusto po ninyong basahin, yun din halos ang nilalaman noon. Ang sabi nga doon, lilipas daw lahat ng bagay, ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Ano po? Tingnan po natin ang 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Ito po ang sabi doon. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ibig sabihin, God-breathed. Lahat ng author niyan, mga kapatid, meron niyang tinatawag na authority to write. Ibig sabihin, God-breathed yan, mga kapatid. At nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan. At nagagamit at sa pagtatama ng pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain,
at sa pagsasanay para sa matuwid ng pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Mga kapatid, kung titingnan natin ngayon, ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol dito? Simple lamang mga kapatid. Yung binasa natin ang una, sabi nga sa atin, ang lahat daw ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. That is number one. That is the first one. The second one is, nagagamit daw sa pagtuturo ng katotohanan. At yung pangatlo nga, sabi sa atin, at sa pagtatama sa maling katuroan at sa pagtutuwid ng mga likong gawain, mga kapatid. So ito, panghawakan natin ito sapagkat iyon ang kailangan natin. Higit sa lahat, mga kapatid, yung pagsasanay para sa pagiging matuwid natin ay iyon ang kailangan natin sa ating pamumuhay mismo. Na maunawaan natin na ang salita ng Diyos ay po pwedeng kahit na medyo nagkakaroon tayo ng mga problema sa tahanan, sa mga kaibigan, sa kasamahan sa hanap buhay, o mismong sa place ng hanap buhay natin, ano? Doon sa tinatawag nating job place natin, mga kapatid, lahat ng bagay, pag isinaalang-alang mo yung Word of God, na andun na yung kawastuhan, na andun na yung mabubuti yung magiging resulta, mga kapatid. Sapagkat, yun mismo ay binabanggit sa ating banal na kasulatan, mga kapatid. Ano po? Pangatlo, ito po ang napakahalaga na sinabi natin. A free gift from God is only His begotten Son, our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Kung titingnan po natin, mga kapatid, ang sabi rito sa John 10:30, ako at ang Ama ay iisa, wika ng ating Panginoon. So ibig sabihin, mga kapatid, yung pagbibigay sa atin, yung pagkakabigay sa atin ng Panginoong Jesus bilang tagapagligtas ng buong sangkatauhan, i-appreciate po natin yun. Sapagkat iyon ay libre. Walang nagbayad noon kahit sino. Bagkos. Kusang loob yun ay pinagkaloob ng Diyos Ama para sa ating lahat upang tayo ay linisin sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Iyon lamang po iyon. John chapter 14, verse 9, anong sabi? Sumagot si Jesus, Pilipe, kahit tagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? So ibig sabihin, mga kapatid, ultimong disciple niya or disciple niya ay hindi nauunawaan kung ano sinasabi. Kaya mga kapatid, eto ngayon nakakarating sa inyo. Ibig sabihin, kung anong pagkakilala mo sa Panginoong Jesus, ay ganun din dapat ang pagkakilala mo sa ating Diyos Ama. Hebrews 1:3. Ito mga kapatid ang napakagandang definition upang maunawaan natin o may magandang talata upang maunawaan natin ano ba talaga ang itsura ng ating Panginoong Jesus at ang itsura ng ating Ama. At sabi rito sa Hebrews 1:3, simple lamang mga kapatid. Nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Ganun po ano, makikita natin. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. So ibig sabihin, nang si Jesus daw, after 3 days, he stayed for a while dito sa mundo. Bumalik siya sa kanang trono ng kanyang Ama na nasa langit. At sinabi sa atin dito maliwanag, kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Colossians 1, verse 15. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sabi nga natin, siya raw ang pinakauna. Ibig sabihin, he is the first and the last, or the Alpha and the Omega. Yun ang binabanggit natin lagi, di po ba? Totoo po yun, sapagkat wala pa ang lahat ng nilikha ay nandun na ang Panginoong Jesus. Wala pa ang Diablo, wala pa ang mga langit at lupa na yan, wala pa ang lahat ng bagay, mga kapatid, ay nandun na ang ating Panginoong Heso Kristo, mga kapatid. Yun po yung clear doon sa Doctrine ng Colossus, chapter 1, verse 15. Filipos 2:6, ang sabi, kahit sila'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilit ang manatiling kapantay ng Diyos. John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan,
Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya. The word is sino mang. Ibig sabihin, yun ang salita. Sino man. Ibig sabihin, walang single out. Lahat daw. Ibig sabihin yan, lahat ng sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin mga kapatid, ito ay para sa lahat. Ngunit, ano yung response natin? Paano natin ito tinitingnan? Tayo ba ay mananatili sa kasamaan or mananatili tayo dun sa kabutihang sinasabi ng ating Panginoon? So, tingnan po natin iyon mga kapatid. Ano po? Ang sabi sa atin mismo, ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Po? Ngayon, meron po tayong tinatawag na redemption or transferal na tinatawag. Paano ba tayo talaga iniligtas ng ating Panginoon, mga kapatid? Simple lamang iyan, mga kapatid. Alam natin ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos natin ay mahiwaga. Ang sinabi doon sa ikalawang Korinto, chapter 5, verse 21, ang sabi, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Maliwanag, ano? Para tayo ay maging matuwid, itinuring siyang makasalanan samantalang tayo makasalanan. At ituturing tayong matuwid kahit tayo ay makasalanan. Ang sabi roon, this summarizes the whole reason Christ came. Kaya nga pumunta rito ang ating Panginoong Jesus na hindi naunawaan ng ibang tao. So that fallen man, yung nagkasalang mga tao, can be made right with God. Christ, who never sinned, He is perfect, took upon Himself the sin of the world, past, present, and future sin, mga kapatid. Yung mga tao pa lang na magkakasala, ay inako na yon ng Panginoon. Yung pagkakasala ng mga nakaraan, kaya tinatawag nila minsan, o sinasabi, papaano kung hindi sila inabot ng ating Panginoong Jesus? Sapagkat noon ay napakarami pang tao, yun po yung tinatawag na doktrina ng imputation. Imputed, mga kapatid. Ibig sabihin, sinakop lahat yun. Magmula yung kasalanan ng mga tao noong nakaraan at present and future, mga kapatid. Sinakop lahat iyon ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Ganon kahiwaga ang ating Panginoon. For the last prayer, mga kapatid, meron tayong tinatawag na titingnan na ngayon natin ang ating sarili. Simple lamang, mga kapatid. Ang ating kailangan, just believe and have faith in Him. So, ibig sabihin, kailangan tayo maniwala at manampalataya sa ating Panginoon para makamit natin at ma-receive natin for this day yung free gift na sinasabi sa atin, mga kapatid. Ano po? Siyempre, kailangan may gift din tayo sa Kanya, sabi nga natin. Ano? Una, bago basahin ito, kailangan alam natin na ang Panginoong Jesus mismo ay siya na ang approve of control. Siya na ang ating Panginoon. Siya ang ating Panginoon ng ating buhay at siya mismo ay mananatili sa puso natin at sa isipan natin. Sabi nga natin, dapat daw, Jesus Christ is our Lord and Savior. Lord and Savior or personal Savior sa lahat ng panahon niyan, mga kapatid. Forever and ever. Yun dapat yung iregalo natin sa Kanya. Tanggapin natin mismo siya bilang Panginoon natin at personal na kapagligtas ng ating buhay. At syempre, ang pinaka-gift natin sa Kanya, dapat sumusunod daw tayo sa mga utos at sumusunod tayo sa kalooban ng ating Panginoong Jesus. So syempre, kung sino ang ating Panginoong Jesus, dapat daw sinusunod natin mismo ang lahat ng Kanyang mga utos at higit sa lahat yung ginagawa natin ay ayon sa Kanyang kalooban. Ibig sabihin, iyon yung kailangan nating ipagkaloob naman sa Kanya bilang kapalit nung ipinagkaloob sa atin ang buhay niya mismo doon sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Kaya maliwanag ang sinabi rito sa John 3:36, mga kapatid. Pabasahin ko po ang talata na ito at unawain natin mabuti. Ang sabi dito, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. That's it. Everlasting life, mga kapatid. Pag tayo raw ay nanampalataya. So have in faith in Him. Ngunit, ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Kung hindi tayo susunod, so wala tayong buhay na
malalasap o wala tayong buhay na makikita sa ating Panginoong Hesus o hindi natin ito matatanggap, mga kapatid. Huli, sabi nga natin, sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos, mga kapatid. So sana, naunawaan natin lahat ng ating pinagbulay-bulayan ngayong araw ng Pasko. Ano po? Merry Christmas sa inyong lahat. In behalf of the Philippine Betelites Assemblies of God, our Bishop, Bishop Gutofredo D. Chavez, our Church, the Word of Hope Assemblies of God Church, our Senior Pastor, Pastor Christopher E. Ballester, ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfredo D. Valentos, na nag-iiwan sa inyo ng isang mapagpalang umaga. God bless us all.